Hello guys! Good morning sa lahat ng ating mga viewers ngayon. So eto guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business. Dahil school days na naman guys, ay binago na naman natin yung ating harapan. Marami na naman po tayong candies dito pang attract natin sa ating mga customers na bata. At saka magdadagdag din tayo ng konting paninda dito sa harap para mas attractive si customers guys. So yung ating tinapay dahil umagang-umaga, kailangan ayos-ayosin natin dahil mayroon magkakape mamaya guys. So ito yung ating diskarte sa umagang-umaga dito sa ating tindahan. Alam naman natin na ang ating paggising ng madaling araw ay kailangan maayos-ayos na yung ating tindahan, punong-puno na yung ating tindahan dito sa gilid at saka maayos na guys. So ito pag-uusapan po natin guys yung ating pagtatrabaho dito sa ating sari-sari store. Kailangan po maayos, malinis yung mga biskuit natin kasi mag-aalas 6 na ay parating na po guys yung ating mga customers na bata at talagang para hindi po tayo magkagahul-gahul ay ayusin na po natin yung ating tindahan. So ayan guys, kapag umagang-umaga na ay mag-ready na po tayo ng ating panukli para sa ganun ay mas mabilis po ang ating pagbebenta sa mga bata dahil pagka dumating po sila guys ay talagang sunod-sunod talaga sila at medyo makukulit sila guys at talagang gusto nilang mauna. Minsan yung iba ay magpapabarya lang tapos maya-maya babalik na sila dahil may bibili lang dun sa ibang nagbebenta sa harap. Ay kailangan talagang makisama din naman tayo sa mga bata guys. So ayun yung ating diskarte sa umagang-umaga. Lumalakas din ang benta natin guys yung mga dilata natin ng mga Angel. Alaska ay talagang lumalakas din dahil mainit nga po ang panahon ay marami pong naghalo-halo. Kaya yun guys yung ating update dyan sa ating mata machine mga Angel. So pasok na pasok po ngayon yung Alaska at saka yung Liberty guys. So yun yung ating tindahan dito sa loob guys at talagang medyo punong-puno kasi dumating nga si Pure Gold kahapon at kailangan nakapag-refill na po tayo guys. So ayun guys, ang latest updated natin dito sa ating sari-sari store business. Tapos na po tayong nakapag-register sa BIR guys at talagang yung first quarter natin ay na-file na po natin. Huwag po natin kakalimutan mag-file sa ating BIR kapag first quarter. So guys, yun ang update po natin dito sa tindahan natin ay super sugod naman, ay maganda yung takbo ng ating sales ngayong April, hindi kagaya nung March na medyo matumal tayo. So ngayon ay medyo dire-diretso na at siguro yung mga nagpra-practice dyan, mga naglalaro dyan sa court ay sila yung pupunta dito sa tindahan natin guys. At alam naman natin na kinukumpleto natin tulad na yung ating unang diskarte natin guys, kahit mayroon po tayong kakumpetensya o mga kasamahan na sari-sari store dito ay kailangan din po tayong makisama minsan. Hindi naman po lahat ng bagay ay hindi naman po lahat ng customers ay pupunta sa atin. So naintindihan po natin yan guys at kailangan po natin open ng maaga para si customers ay mas lalong makikilala tayo guys. So ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayon dahil alam naman natin na halos araw-araw na tayo nag-vlog, napakadami pong ang sari-sari store content na ibinebahagi yung kanilang tips at techniques guys. So eto, dahil nga summer na guys, ay huwag po tayong magpapakawala ng mga ice candy. Kung kaya yung gumawa ng ice candy, dagdag paninda, talagang ito po ay pasok na pasok sa isang sari-sari store. So mga halo-halo, kasi alam naman natin pag naghalo-halo ka ay maghalo-halo din yung kapitbahay mo. So dapat iba-iba rin yung mga flavor, yung mga binibenta mong halo-halo, gulaman. So dapat ganun yung ating gagawin guys. Huwag po tayong tamarin na maglagay ng ating paninda dito sa harapan guys. Kasi sa amin, dito sa pwesto ko, napakadami po magbebenta dyan sa harap yung mga ganun, palamigin, mga pagkain ng mga pag-street food ay napakadami po dyan sa harapan ng ating court. So yun po yung mga kalaban po natin dahil nga harapan ng school. So yun, huwag po tayong magpapakawalan ng mga ice, mga malalamig na soft drinks. Huwag po natin papabayaan na walang laman yung chiller kasi si customers ay gusto yung malamig na malamig. Kapag hindi mo nabigyan ng malamig guys ay medyo sisimangot yan, sasama ng loob
at talagang naman nararamdaman mo yung pagkaka-disappoint sa inyong tindahan. So, ayun, huwag po natin kalimutan maglagay ng ating balamigin sa ating chiller. Bago tayo mag-close ng gabi, ay sisilipin po natin yung chiller kung may laman o hindi, guys. So, ito, isa pa sa mga problema, guys, kapag summer na summer, kapag mainit na mainit na, ito na papasok na yung brownout, malimit na brownout, yung power interruption, ay talagang ayun po yung kung kailan mainit na mainit na, dun din papasok yung power interruption. So, ano nga ba yung mga diskarte natin para hindi po tayo matunawan ng mga ice candy. So, ayun, dun sa napapansin ko, guys, ay bumibili sila ng maliit na cooler. Dun po nila nilalagay yung ice, tapos nilalagyan ng tubig, tapos nilalagyan ng mga soft drinks yung na maliliit, guys, para mas mabilis malamig yung kanilang soft drinks. So, minsan kasi pag nagkakaroon ng brownout o kaya power interruption, mga 4 hours, 6 hours, 5 hours, ganun yung katagal ng power interruption dito sa amin, guys. Minsan, yung kapag ganung oras na ay wala nang yung chiller natin, hindi na siya malamig yung mga laman. So, kailangan pagka nag-abiso ng ganun, guys, ng power interruption, kukuha ka na ng cooler, kukunin mo na yung mga ice, lagyan mo ng tubig doon, ilagay mo na yung mga soft drinks doon sa loob, guys, para hindi siya uminit ng matagal at kayang-kaya na ng 8 oras yung ganung setup, guys, para tuloy-tuloy yung may bentang malamig na soft drinks. Kaya yun ang mga diskarte natin dito. Dahil wala pa tayong malaking cooler na plastic, ay ready na ako ng cooler dyan, guys, na parang pang backup natin kung sakaling magkakaroon ng power interruption. So, mahalaga kasi, guys, dun sa soft drinks na malamig, at saka kapag tayo nakapagbigay ng ganung malamig na malamig sa oras ng power interruption, ay talagang medyo iba yung dating natin sa customers, guys. Minsan kung kailan summer na summer na at mainit na ng panahon, ay doon din nakakaproblema yung ating mga appliances na chiller o kaya freezer. Kaya i-check po natin ito maigi habang tumatagal ng tag-init, ay chine-check po natin ito, binubuksan po natin kung lumalamig ba o hindi, guys. So ito yung ating diskarte sa ating chiller, guys. So ayun muna ang diskarte natin, guys, kapag power interruption. Kailangan po natin i-secure yung ating mga panindang malalamig para naman po hindi po masayang yung ating kuryenteng ginamit ng nakaraan na gabi na, para hindi po sila mag-defrost at talagang tuloy-tuloy lang po yung ating pagbebentang kapag wala po tayong kuryente, guys. Sa lahat ng ating mga viewers ngayon at saka mga subscribers, mga ka-Team Kasari, kapwa dating OFW, napakainip na po ang panahon ngayon. Mag-ingat po tayo sa heat stroke at talagang i-maintain po natin yung ating sarili sa safe, at huwag po tayong pumunta sa labas ng tumagal, dahil napakainip na po ang panahon ngayon. Painit na po ng painit ang temperatura, kaya dapat kailangan natin buksan yung mga bintana natin, lalo-lalo na yung tindahan natin kapag kulong, guys, tapos mayroon po tayong chiller at saka freezer, ay kailangan buksan po natin yung ventilation para magkapaglabas po yung init at singaw ng kanyang chiller at saka freezer, napakabilis pong masira yung ating mga panindang naka-display dito kapag mainit na mainit yung ating tindahan. Ano nga ba yung mga panindang madaling masira kapag mainit ng panahon, guys? So ito, bibigyan lang po kayo ng isang items na mabilis masira. Ito po yung Eden cheese. Yung Eden cheese, guys, ay madali po siyang masira kapag mainit na mainit. Ano po ang mangyayari dito sa Eden cheese kapag ito ay mainit na mainit yung ating area? Ito po, guys, ay mangingitim kahit hindi po siya expired, ay mangingitim po ito kapag sobrang init yung pwesto mo ng tindahan, ay mangingitim to. So, ingatan po natin, huwag mangitim yung ating mga paninda, dahil mahirap pong makabawi kapag nangingitim yung ating paninda, guys. So, ano pa ba yung mga iba nating madaling masira yung ating mga chucky? Ito. Ito po yung madaling masira kapag mainit na mainit yung area natin. Kaya, huwag po natin isara ng todo yung ating tindahan. Ay kailangan po tayong may
naka-open na ventilation para maka-circulate yung hangin, mailabas yung init ng singaw ng ating mga appliances, yung mga chiller na sinasabi ko. Ayun, napakalakas po ang singaw ng kanyang motor dun sa babae, kaya siya po yung nakakapagbigay ng init sa ating tindahan. So yun, magiging maingat lang po tayo guys, at wag po tayong magpatalo sa heat stroke. Uminom po tayo ng maraming tubig, at kailangan pakalmahin lang po natin yung ating sarili. Wag po tayong masyadong mainitin ng ulo, kasi habang umiinit ng panahon ay umiinit din ng ating ulo guys. So ayun muna guys, mega shout out sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga bagong subscribers. Thank you very much sa iyong pagko-comment dito sa ating YouTube channel, at talagang napapanood din naman ko kayo. Kaso nga lang, hindi po tayo masyadong makapag-comment guys, dahil alam natin na marami po tayong ginagawa at pinapanood na lang po natin yung inyong mga videos. So ayun, more vlogs, at galingan po natin. Sana yung mga content creator dyan na bago ay mag-upload lang po tayo na mag-upload, mga kapwa ko at Team Kasare. Tuloy lang po ang laban, kahit tayo ay medyo nakakaramdam ng tumal. Tamang-tama lang yan, at papasok na ulit. Bakasyon ng mga estudyante ay maliit lang. So babalik na po yung dating setup ng mga DepEd. So June, papasok na ulit sila. So mas magandang balita yon, para mas malaki ang ating benta guys. So hanggang dito na lang muna guys, at susunod na vlog natin ulit ay magkita-kita ulit tayo. Bye!